Good morning mga kaibon. So, na-miss nyo ba ako? So, nandito po ako ngayon para i-share yung isang produkto na hindi ko naman kino-commercial, no? So, gusto ko lang i-share kung ano yung naging effect nung mga kung ano yung effect nung nilagay ko siya sa soft food ko after 4 to 6 months ko siyang gamit. So, last year, tumigil ako sa paggamit ng 40-bit, no? Kasi may nakita akong isang produkto na sinubukan ko lang kung anong magiging effect. So, alam niyo naman siguro kung paano ako gumawa ng soft food. Pinakita ko na rin naman sa inyo. Meron din naman akong vlog tungkol doon sa soft food kung paano ang paggamit. So ngayon, tinanggal ko tong si 30-bit dahil ang hirap sa 30-bit. Kung kaunti lang yung breeders nyo, bibili kayo ng isang ilang milligrams yung 100 mg yata or kung ilang milligrams yung isang 30-bit. So kung kaunti yung breeders nyo, hindi nyo pa siya nauubos. Mapapansin nyo, nagdi-discolor na siya. Napakahirap naman bumili or wala yatang pet shop or poultry supply na nagbebenta ng tingi-tingi, no, ng 30-bit. So, para sa atin, ang hirap, medyo mabigat din yung presyo kasi ng 40-bit, parang 750 ang isang buo, no. So ngayon, one time bumili lang ako sa poultry supply, nakita ko lang tong isang produkto. Tapos sabi ko, masubukan nga. So nung sinubukan ko last September yata, nag-start ako magtanggal ng 40-bit kasi hindi naman sa mahirap maganap. Medyo mabigat lang sa bulsa, alam naman natin yan. Tinanggal ko siya, tapos nagtanggal din ako ng vitamins. So yung vitamins ko tumigil na since mga August last year, no. So nung tinigil ko, sinubukan ko yung bagong produkto, hinalo ko sa soft food ko at naging maganda yung effect nung breeding ko simula nung nilagay ko sa, kasi dati kung maglabas na lang yung mga breeders ko ng inakay, minsan tatlo, apat. So which is hindi naman dapat ganon, eh. Normally 5 to 6 chicks ang nilalabas ng mga parakit, no. So ngayon, gumawa ulit ako ng soft food as usual, yung tinapay, ginrinder natin para madurog. So medyo napino yung tinapay, bumuhaghag. Masasuggest ko yung tinapay na gagamitin nyo, yung medyo dalawang araw na, wag naman yung may amag, syempre. So mga 2 days yung tinapay para medyo buhaghag. Tapos lalagyan ko ng carrot. So yung carrot at saka yung itlog, yun yung nagiging dahilan para magdikit-dikit ulit yung mga ano natin, yung soft food natin. So nung nakita ko tong produkto, which is pellet, ganito, papansin nyo mga pellet siya, dinurog ko. At alam nyo kung anong produkto ba to? Thunderbird successor breeder pellet. So kung mapapansin nyo, meron siyang fertility booster. Baliktad yung camera ko as usual. May fertility booster formula siya, no? So since na pellet siya at hinalo mo siya sa soft food, napapansin siya nung mga ibon. So minsan hindi nila kinakain. Nung una kong nilagay, unang linggo, iniiwan nila yung mga pellet. So pinipili nila ngayon, ang nakakain nila yung soft food pa rin. So hindi katulad nung 30-bit, powderized na. So pagkain nila ng soft food, nakakain nila ngayon yung 30-bit din. So in that way, nagiging fertile yung mga itlog. Pero since na medyo mahal nga, ang hirap bumili, kung nagtitipid-tipid kayo, ganun ang ginawa ko. So gumawa ako ng soft food, tinapay, itlog, carrot, tapos binudburan ko nitong yung successor na pellet. Ang ginawa ko, ginamitan ko ulit ng mahiwagang blender, no. So nung blender ko, napino siya.
na powderized. Naging powderized siya. So, nung naging powder na siya, paglagay ko nung carrot, ibinudbud ko siya dun sa ibabaw ng carrot. So, nung nabudbud ko na siya, nilagyan ko ulit ng egg, nilaga, binudburan ko ulit yung egg. So, inabsorb nung powderized na successor, yung wetness nung itlog at saka nung carrot. Ngayon, kung gaano karami ang tinatanong nyo, ganito yung cup ko, ganito, pasensya na, medyo hindi ko pa nahuhugasan. So, sa ganyan karami, nilagyan ko siya ng mga 5 hanggang 7 takal ng successor. Depende sa inyo, pwede naman sigurong marami kasi tinry ko din naman na marami. Maganda rin naman yung effect, no? Hindi nakaka-bloated ng inakay, hindi nakakamatay ng inakay, hindi rin siya yung hindi natutunawan. So, ibig sabihin, natutunaw nung inakay nung ibon, at saka at the same time, natutunaw din nung breeder yung kung anumang ingredients meron yung successor, no? After ko ginamit 5 to 6 months or ngayon 7 months na, masasabi kong maganda yung naging effect nung ano, maganda yung naging effect nung successor. So naging fertile, minsan 7 ang itlog, 6 ang fertile, may 8, 7 ang fertile, minsan naman 8 out of 8, 6 out of 6, 7 out of 7. So bibihira yung 7 ang itlog, tapos 3 lang yung fertile. So tinanggal ko yung fertibit, nagtanggal ako ng vitamins, pero ang ganda pa rin nung kinalabasan nung breeding ko, no? Ah, eto, sinishare ko lang, baka kasi may mga problema yung iba sa pagbili ng fertibit or nagtatanong kung ano yung magandang alternate na pang fertility booster doon sa mga alaga nating ibon. So, ngayon, nasubukan ko, napansin ko, wala pang nagbablog tungkol dito. So, ako, nag-share lang ako dahil since na maganda yung naging effect, di malay nyo sa inyo maging effective din. So after kung ilagay yung booster, after kung ilagay yung powderized na booster, sinama ko dun sa itlog, sinama ko dun sa carrot, tsaka dun sa tinapay. So buhaghag yung kinalabasan niya, no? Hindi siya dikit-dikit na yung katulad ng iba, basang-basa yung softwood. Pwede naman yon, wala naman sigurong kanya-kanya namang timpla yung mga breeder kung ano yung softwood na nakasanayan na ng mga ibon nila. So far sa akin, since na nasana yung ibon ko sa ganitong formula, sa ganitong gawa, so up to now, nagtatry pa rin ako, no, kung ano yung the best or pinakamagandang formula para sa mga ibon natin. So ngayon, nakita kong maganda, isineshare ko sa inyo, baka sakali sa inyo, sa mga breeders nyo na nagiging infertile madalas or kaunti lang yung fertile na itlog dun sa nilalabas ng mga breeders nila, eh itry nyo, baka sa inyo maging effective. Dahil sa akin, masasabi kong napaka-effective nung pellet na hinalo ko. So sana masubukan nyo, maitry nyo at balitaan nyo ako kung ano yung magiging resulta rin kung sakali. So ipapakain ko na muna to dahil excited na naman ako ipakain dahil nga maganda yung naging result. So para sa mga susunod na videos ko, para updated kayo, kung gusto nyo lang, pwede naman kayong mag-like, mag-comment, sinasabi nilang click daw nung notification bell para alam nyo. At kung gusto nyo rin, mag-subscribe na rin kayo para updated din kayo. Ngayon, kung gusto nyo personal na may itanong sa akin, pwede naman po kayong mag-PM, Dan Batoon. Mapapansin nyo naman po yung logo nung profile pic ko ay ibon. So pwede kayong magtanong kung meron kayong mga personal. Happy ako po ako nasagutin kung ano man yung mga gusto nyong itanong para lang doon sa mga kaya kong masagot. So again, maraming salamat po at pasensya na, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng vlog. Sa susunod, dadami-damihan na natin, medyo naging busy lang, so
Yung mga susunod na pangyayari sa aking ibunan, eh, ipapaalam ko sa inyo para rin updated kayo. So maraming maraming salamat po sa panonood. Pakishare na lang po para makatulong sa iba. Again po, Dan Batoon po, breeder since 2005. Maraming maraming salamat po.